Muling sumiklab ang bakbakan ng mga sundalo at Maoti Group sa Marawi City. Kasama pa sa mga muntik madali ang media. Maaksyon mula sa Marawi City si Kay Imson. Biglang nagkagulo ang media na magkakasamang nakapwesto sa Campo Ranao. Ang amin kasi lugar ang pinunterya ng mga sniper ng bandidong grupo. Agad kaming nagtakbuhan papasok sa maliit na gusali at pinatay ang mga ilaw. Tuloy-tuloy na naman yung bakbakan ng militar at ng Maute Group dito sa May Marawi City. Kaya nga kanina ay nasaksihan natin o narinig natin talaga yung malalakas na putukan na sunod-sunod talaga. At pati nga itong lokasyon natin dito sa loob ng brigade ay medyo ini-snipe na rin kami. Kaya kailangan naming magtago dito para na rin sa seguridad ng aming team. Matapos ang ilang minuto, tumigil rin ang putukan. Pero hindi lang ito ang pagkakataong nayanig ang Marawi City. Alas 9 pa lang ng umaga, sumiklab muli ang bakbakan sa pagitan ng militar at pinagsalib puwersa ng Maute at Abu Sayyaf Group. Ang sundalong ito sumenyas pa sa amin na huwag nang lumapit. Kung dati kasi nasa bundok lang ang mga kalaban, ngayon daw nasa mga iskinita na ang mga ito. Bukod sa nakakalat na operasyon ng militar sa iba't ibang barangay, nagsagawa na rin sila ng surgical airstrike. Ang tila ganti naman ng mga terorista, kaliwat ka ng panununog. Ang mga residente tuloy na ayaw pa sanang lumikas, kanya-kanyang takas na rin palayo sa gulo. Ayon sa tagapagsalita ng 1st Infantry Division, nasa 30 hanggang 40 miyembro pa ng teroristang grupo ang hinahabol ngayon ng mga otoridad. Kasama pa rin daw ng mga ito ang leader ng Abu Sayyaf na si Isnilon Hapilon. Paikot-ikot lang sila, no? May mga contacts tayo doon, sila yung nagsabi doon, no? Yun naman po yung ginagawa nila. Hindi sila nag-stay sa isang lugar pa. Ayon sa mga otoridad, simula nang sumiklab ang gulo sa Marawi noong Martes, 11 na ang bilang ng mga nasawing sibilyan. Dalawa dito ang mga empleyado ng Amay Pakpak Medical Center at siyam ang Kristiyanong pinatay ng mga terorista. Hanggang sa ngayon ay hindi pa nare-recover ang kanilang mga labi. Sa kabila nito, nanindigan ang militar na kontrolado nila ang sitwasyon. Sa huling tala, nasa 26 na ang napatay sa mga miyembro ng Maute Group dito sa Marawi City. Pero kailangan ng matinding pag-iingat, lalo't desperado na raw ang mga kalaban dahil wala na silang malusutan. These are desperate moves na ginagawa nila ngayon. Kaya gumagawa sila ng mga terroristic activities sa lugar para ma-distract po yung focus. Yung military natin, yung armed forces, nakatutok po doon. Okay, Kay. Okay naman kayong lahat dyan ng mga miyembro ng media sa ngayon at saka kumusta na ang sitwasyon dyan? Yes, Rafi, generally okay naman yung lagay ng mga miyembro ng media na nagko-cover ngayon dito. Bukod dun sa medyo kinabahan at nervyos talaga kami dun sa naranasan namin kahapon ay sa ngayon maayos naman yung aming lagay dito. Kanina, Rafi, nung papunta tayo dito sa May Marawi City, nakita natin na pagkatapos nga nung matinding inkwentro kahapon dito sa May Marawi City ay napakarami na namang residente o yung mga ilang pang mga residente na nananatili dito sa May Marawi City ay nagdesisyon na talaga na bumalik o pumunta na ng Iligan. Marami sa kanila, sa mga nakausap natin, sinabi nila na noong una talagang ayaw nilang lumikas dahil nga ang inaalala nila ay maiwan yung kanilang mga tahanan at pasukin ito ng mga masasamang loob at pagnakawan ng kanilang mga bahay. Pero ngayon, sa sitwasyon ngayon dito, hindi na raw talaga kaya. Narito nga yung pahayag ng isa doon sa mga residente na ating nakausap. Ang grabe ang putukan doon, yung mga helicopter, ah, grabe. Yung mga ISIS, nakita namin na binabaril nila yung helicopter ng mga bahay. Oh, bakit ngayon lang kayo lulikas? Ilang araw na nagkakabutukan doon? Kaya kami lulikas, yung mga bahay namin, kasi mga anak, mga yung mga magnanak. Kaya, kasi pa kami lumikas kami, kaya yung bumba na grabe yung dami. Hindi na kaya. Hindi na makayang. Okay, Kay, 12 kamo ang namatay sa panig ng Maute Group. How about sa pagdating naman sa ating militar? May casualty ba? And also, may balita na ba sa lagay ng mga dinukot ng Maute Group?
Yes, Rafi, update muna tayo, no? Regarding doon sa bilang ng casualty doon sa side ng Maute, sa pinakabagong press release na ibinigay sa atin ng mga otoridad, pumalo na ito sa 31. Kanina nagkaroon ulit ng inkwentro na habang nagkakandak ng clearing operation ng mga otoridad papunta sa May Bangulo area kung saan nga naka-inkwentro pa nila yung halos na sa 30 armadong grupo. 13 yung namatay doon na dumagdag doon sa bilang ng mga casualty doon sa grupo nga ng Maute Group. Sa side naman ng military, Rafi, meron tayong ilan na mga nakuhana ng mga sundalo na nasawi pero hanggang ngayon wala pa rin ibinibigay na total death toll sa atin ang military dahil patuloy pa raw nila itong kinoconsolidate. Pagdating naman doon sa isang question mo, Rafi, na regarding naman doon sa isang tanong mo, Rafi, kung kamusta yung mga kidnap victims na hawak ngayon ng Maute Group. Wala pa tayong nakukuhang balita dahil hanggang sa mga oras nga na ito ay hindi pa humaharap sa atin o wala pa ni isang opisyal mula doon sa 1st Infantry Division ang humaharap sa media. Rafi. Alam ba ng militar ang eksaktong location nitong mga Maute Group, especially itong mga sniper tulad ng mga bumaril sa inyo, sa mga member ng media diyan kagabi? Hindi ba nila matukoy ang exact location at para bombahin na lang at gawa ng paraan kung anong dapat gawin para ma-wipe out na ito, itong mga taong ito? Mm-hmm. Ganito, Rafi, ano, yung palating sinasabi sa atin ng military, alam nila yung location ng Maute Group. Kumbaga, merong mga nagtitip sa kanila kung saan pumupwesto. Pero kasi yung daw game plan na ginagawa ngayon ng Maute, kunyari pupunta sa isang lugar, mangaharas doon, pagdating ng militar, saka aalis, tatakbo palayo. Ganun na yung game plan na ginagawa nila ngayon. Sa aspeto na yan, doon nahihirapan ng military dahil nga mas mahirap daw kung tutuusin ang urban warfare kung ikukumpara doon sa jungle warfare. Yun yung sinasabi nila sa atin. Kaya dahil nga nagbabago yung estilo ng pakikipaglaban ng Maute Group, ay kailangan din daw itong sabayan ng military. Kaya kahit pa wala sa plano originally na mag-conduct ng airstrike, ay napilitan ng military na gawin ito dahil ito na raw yung kinakailangan ng pagkakataon. Rafi. Di ba pagdating sa technology, mas lamang siguro ng ating militar, ba't hindi gamitin ng drone para matukoy ang exact location ng Maute Group na ito kahit nasabihin natin palipat-lipat sila? Yes, Rafi, pagdating dyan sa aspeto na yan, tinanong natin yan sa kanila. Ang sinasabi sa atin parati ng military ay ginagamit nila lahat ng assets, lahat ng effort ginagawa naman daw nila para matukoy yung exact location ng grupo. But we have to also understand daw na syempre may mga sympathizers din daw itong Maute Group na tumutulong pa rin doon sa grupo. Kaya medyo critical talaga yung operation na ginagawa dito. And along with that, sinasabi rin sa atin na kailangan din daw maging maingat talaga ng military dahil syempre ayaw nilang magkaroon ng malaking collateral damage ito sa side nila. Kaya hanggat maaari, talagang dahan-dahan pero sigurado yung pagpasok ng tropa doon sa lugar kung saan nga isinasagawa ngayon yung opensiba ng Armed Forces of the Philippines. Rafi. Ayon kay Yusek Ernesto Abella sa interview niya kaninang umaga, may mga foreigner daw na kabilang sa hanay ng Maute? Yes, Rafi, alam mo, even before naman na nagko-cover tayo dito, talagang may mga kasama talaga sila mga Malaysian na nationals na terorista na kasama talaga ng grupo at nagtuturo sa kanila kung paano gumawa ng IED. Meron ding napabalita na dito nga raw sa patuloy na opensiba na isinasagawa ng military ngayon, meron daw dalawang Malaysian nationals na nakasama na napatay dito sa patuloy na engkwentro na nangyayari sa pagitan ng militar at ng Maute Group. Pero sa kabilangan yun, Rafi, wala pa tayo nakukuha na direct confirmation mula sa military kung totoo nga ba itong balita na ito, Rafi. Di ba Ramadan na this weekend? So dapat magkaroon ng tigil putukan as far as dahil sa mga Muslim, mm-hmm. Isang holy celebration ito. Oo, Rafi, supposedly ganun dapat. Pero sa nakita natin ngayon, mukhang talagang hindi mararamdaman ang Ramadan dito sa May Marawi City dahil takot yung namamayani sa lahat ng residente na nandito. At in totality, sa pag-ikot natin, no, kanina nung dumating tayo dito, normally, pag nagpupunta tayo dito, meron pa tayo nakikita na pa isa-isa, dalawa na mga residente na nakatambay pa dyan sa labas. Pero ngayon, talagang wala tayong makita na ng mga residente rito. Lahat sila nagkukumahog na nagmamadali na bumaba para lumikas dito sa lugar. Rafi. Okay, maraming salamat at ingat ka dyan, KM Son.